nakakita ko na original count. Lahat napasok. Wala pa yung opinion sa siya. 现在法官院长杨志什么都调停了什么都发给你什么都不做所以今天他又把这种花招你们第一次碰到你们看他多么的诚意我接受让你们对认识他答应之后搞一个得什么都不做 On 8.
April 8, yun. Dati may kumuha sa akin account number. Dati hindi ko pa alam. Ayun, ayun. Dito ko BPI account ko. Hindi ko ilala. Naging kaibigan ko sa Facebook. Sabi niya, padadala ko yung dollars na hindi ko makapag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 
Okay. Tapos nagtanong sa bangun, ako huwag mong bibigay kasi baka yung mapadalhan ka ng gano'n. Natakot ako. Ito ba yung sabi? Mali ako eh, kasi hindi ko na ako nagtanong bago ko pa. Ano bigyan? Hindi matapang itong kape. Yung pala yung waiter, waiter. Yung request. Gusto niya matapang ito. Siyempre, di ba ma'am, pag ikaw yung napagalingan ng ano, sobrang fair ako sa kayo. Mamaya. Ako, may ganito. Tingin mo na yung tao. Gawa, watch. Maybe you can do better than me. Yeah. Di ba? So, tulog mo, masarap siya. Tapos serving, testing, testing. Pati kain eh. The one said, my order must be kain. Yeah. From the cuisine, bigla ko sinero na never kampan. They must look something. Grabe yung pera. Did you see my post this morning? Pero kumita din dyan yung si Mayla. Tumaro? Ha? Tumaro niya dapat. Tumaro yan. Nahabos siya sa yung paro, di ba? Hindi, dapat. One of a kind of phone in the Philippines. Aviation law. Pag ay sarangan, ito pwede mabusak. Only in the Philippines, guys. Hindi na ito. Hindi na main ito. Tapos hindi na makapa. Oo, man. Si Chow, tao ni Lorenzo. Si Lorenzo, anak ni Stanley ho. Kaya basically, tayo dito, kontrolado tayo ng triad. Lahat. Takang galing na yung strategy. Both sides ng political fence. Pero sila, over the pool. Ang galing eh. Wala. Kaya Duterte na tayo eh. Para hindi yan makapasok pa sa'yo. I try to get them. Samsung. But this is a very good one.
Because 13, 13, very good definition. Definition. I think it sounds is it easy kung mapopostpone yung eleksyon dahil sa gera, hindi na matutuloy ang gera. And there, ang problema ng China from within, not from without. Yun ang swerte natin. Kaya yung mga perimeter natin dito, ang daming barko ni gera, dahil dyan sa kanya, magkaroon ng gulo sa China by airplane, baka mag-spill over yung pera nangyari sa Middle East. Nagpuntahan sa Europe yung mga Middle Eastern. Yun ang pinapre-empt na sa mga allies. Kaya sila lahat nandito sa area. Dahil sasabog na yung economy ng China. Overheating? Buko na. Overheating? Ang ginto, babagsak ng dere-derecho, bulusok. Nag-start na eh. Eh, na ang mali ng China, sa kanyang tamo yung Russia, nag-pack-out na sa Syria. Pull-out na sila? Pull-out na eh. Dahil alam nila, hindi ka pupull-out. Pag damay ka dito sa sabong na to. Kaya doon mo makikita na kunyari ang Russia kaaway ng Amerikano, hindi sila magkaaway. Magkasabot pa sa space exploration. You see? Ano ba ang ginagamit ng panlipad papunta ron? Sa space shuttle, di ba sa Russia? Soyuz. Joint project ng US sa Russia. Kaya kung di makikita yung mga common interest ito, mga may hilo ka eh. Kaya lang, ang problema ng China, yung presidente, parang Hitler. Sa laki ng problema niya, dami niyang kaaway from within. Ang gusto niya mag-away, tayong gusto ng gabitin. O di mo yung ginawa ng Argentina, sinamplingan. Pinalubog yung isang barko ng ano? China. Ng China. Pinagawa ba China? Doon mo makikita na malaki ang problema. Kaya nga ginawa yun eh. Para yung mga taga-Asia, oy, okay, matakot kita mo. Sample lang yan. Kaya, sinabi ni Pangako. Master stroke. Ito mga problema natin ngayon dito. Bakit naglalabas ang tumakiskap na to? Maglilinis. Dahil sa bagong gobyerno, matinong gobyerno ito. Magkakapunde, kahit na sino dyan, hindi ilalagay ng mga justo. Hindi, alam mo masyadong overrated yung Amerikano. Pag gumawa ang mga taga-West ng senaryo, consortium yan, hindi isang bansa yan. Kaya lang tayo rito, lagi tayo nakatingin kay Amerikano. Hindi. Kita mo ngayon, sabog na yung Chinese Triad. By next week yan, pati yung mga politikong kasabot nila, lalabas na. Walang ligtas. Walang ligtas. Kaya bagong pin-tragic yung Bangladesh operation yan, matagal lang ginagawa pala yan. Pinababayaan lang. Ngayon lang pinakamalaki. Chok! Ngayon, pinpointed na sila lahat. Para yung sa drugs, ganyan din. Bago pin-logic yung kirmasyelino, na pinpoint na sila sa pare-pareho. Nakita mo yung mga kasabat, bigla-bigla, nag-iingay na muna eh, biglang nanahimik na eh. Okay, na-identify na. Yung matinuryo ng... Ganong kalalim ito. Nakakapag-ilabot, hindi ba yung na-expect na yung mga taong kala mo eh, mga matitino eh, kasama pala sa delay siya. Okay, siguro, umpisahan natin habang wala pa yung mga ano. Good morning, present guests. Welcome to Friday Balitaan Sa Rembrandt. Today, marami tayong topic na i-discuss. Especially, alam nyo, actually, yung sa Montero ay kumunting na pumadali dyan at mabuti nabenta ko na. Noong unang lumabas yung issue ng Montero, nakakaramdam na ako sa Montero ko eh. Teka muna, bakit dumatamba nga ito? Doon lang eh. Kasi kahit na naka-idle lang,
May bigang gumagano'n eh. May piting ng hindi mo maintindihan eh. May delikado to ba? Ah. Kaya tapos si meron lumabas sa, ano, sa radyo na nagreklamong matanda, taga Bulacan. That same week, binenta ko yung Montero ko eh. Tapos yung pala yung pero, alam mo, marunong din sila. Ang ginawa nila, lahat ng mga natirang mga stockpile nila ng mga Montero, kinumbert nila sa manual. At yung mga amenities ng latest model, hindi nagdag nila para mabenta. No? Kaya lang, at expense ng mga nagre-reklamo na napakarami. Okay, at from our right, then and right, si Wilson Lang. Ito yung lahi ni General Pawa. Nang-nang, Chinese, Chinoy, pero mas ang puso nito ay mas Pilipino pa sa kapwa Pilipino. Si Atty. Tumaru, wala pa ba si Atty. Si Mr. Bernardo? Ayun, dapat nandiyan ka. Dapat may maliit cheating arrangement ah. Ganun ba? O sige, si Mr. Bernardo na doon. At yung ating presidential poll. At I believe ah, sa mga nakausap kong top level, kahit mawala sa survey si Shariff Albani, siya ay posibleng pumasok. Ang laki ng chance niya na siya magiging senador. Yan si Shariff Albani. Okay? Kasi kailangan natin ng representation ng Muslim community sa Senado. Kaya despite na hindi siya, alam niyo sa election, every time na may election, maraming ganyan na hindi nakakasama sa survey, pero lumulusot. Just like Grace po, nawala sa survey, nagtap pa, nag-overshoot pa ng kanyang boto, naging 20 million, in spite na dapat not more than 10 million ang boto. You see? Okay. At siyempre, ating whistleblower, Queen, ang pinakamatapang among them. I pause for her kasi talaga kong meron kong magagawa ito sa Senado eh. Siguro, umpisan natin sa Montero. At Atty. Tumaru, pinilumaha kami ng input or update sa nangyayari. Kung kayo ba tinulungan ng gobyerno o hanggang ngayon ay winawalagya kayo. Magandang umaga po sa lahat. Kaya po kami narito. Dahil sa hanggang sa ngayon, wala pang magandang aksyon ang gobyerno natin para mapigilan at masawata ang anong pamang disgrasya o perwisyo magagawa ng Montero sa mga taong bayan. Hanggang sa ngayon po, nasa leading stage pa ang DTI na naghahanap pa sila kung paano hanapin daw yung problema ng Montero. Alam na ho ng buong taong bayan, tiga DTI na naman hindi nakakaalam na may problema ang Mitsubishi Montero. Kaya ho kami narito para ho sana na hindi gumagawa ang gobyerno ng tamang solusyon, immediate solusyon sa problema. Kaya kami narito, baka sakali po sa pamamagitan ninyo, mapigilan ang ano pamang perdisyo o disgrasya na maaaring mangyari sa taong bayan at sa iba pang nagmemeyari ng Montero na hanggang ngayon ay hindi pa naniniwala na mayroong problema sa Montero. Ako po ay naging biktima, si Mr. Bernardo naging biktima at marami pa hong naging biktima. Ito lang pong Pebrero, may lima nang naging biktima na noong una hindi naniniwala na may problema sa Montero. Sa ngayon ho, lumilitaw na as of this day, mahigit ng 150 ang recorded incidents ng sudden unintended acceleration. Sa paniniwala ko po, this is just a tip of an iceberg. Marami pong nangyayari pero katulad ng iba, meron ho ako nabalitaan na huwag mo sabihing suwa yan dahil hindi ka babayaran ng insurance. Meron hong binayaran na ng Mitsubishi pero pinagpirma ng non-disclosure clause. Hindi ho, itinatago nila na may problema ang Montero sa, at the expense of the people. May mga namatay ho,
dahil sa Montero, ano ilan ako, mahigit ng 10 ang namatay. Dahil sa biglang. More than a dozen yan. More than a dozen. So, dahil sa biglang, ito, sudden unintended acceleration ng Montero. At kung hindi ho ito mapipigilan, marami po, 80,000 ang nabenta ng Mitsubishi ng Montero. Itong 80,000 ho ito tumatakbo sa kalsada natin. Mm-hmm. Hindi natin ho alam kung alin dito sa mga sasakyan ito ang biglang magwawala, biglang papatay ng tao. Paano na ho, kababayan natin? Mga inosenteng akala nila safe dahil hanggang ngayon nagpapablis ang Mitsubishi na safe ang kanilang sasakyan. Tiga Mitsubishi na ho ang nagsasabing safe ang sasakyan nila. Pero karamihan na ho, media people, yung nagbabasa ng newspaper, nakikinig sa radio at TV, naniniwala ho na may problema ang Montero. DTI na lang ho sa Mitsubishi ang hindi naniniwala na may problema ang Montero. Magkano? Hindi ko alam kung magkano dahilan. I think si Mr. Bernardo yung napanood ko sa TV. Opo, dahil sa kanya, marami ho utang natin. Nalood sa kanya, dahil sa kanya, nag-viral, nalaman ng taong bayan na may problema ng Montero. Dahil noon pa po, bago pa nangyari kay Mr. Bernardino, itinatago na ito ng ibang kababayan natin na may problema ng Montero. Pero dahil sa kanya, kumalat, naging wildfire, kaya marami ho nakakaalam ngayon na may problema ng Montero at nag-iingat. Yung iba ho, ayaw maniwala. Yung isang membro namin ngayon, dati sabi niya hindi siya naniniwala. Yung suwa na yan, it's a hoax, sabi niya. Pero kinabukasan, bumangga yung sasakyan niya sa pader, magpa-park lang, bumangga sa pader, sabi niya naniniwala na ako na yung experience ako. Yung iba ho, Montero, yung iba de Montero, yung iba Monstero. Monster. Monster. It's a monster ready to strike, ready to kill anybody. Pag-iulitan ko yung meaning ng SUA. Sudden unintended acceleration. Subukan natin yung tete natin. Okay, thank you. Biglang nagwawala yung sasakyan, hindi makontrol ng driver. Hindi, saka yung RPM talaga, nag-erratic eh. Hindi ho. Biglang gumagano'n eh. Biglang nag-accelerate sudden. Acceleration. Opo, sudden. At dahil ho sa inyo, sa pamamagitan po nyo, maaaring matulungan natin ang ating mga kababayan na mag-ingat. Pag may nakapakita ng Montero, mag-ingat sila. Yung may-ari ng Montero na ayaw maniwala, tulungan natin maniwala na may problema ang Montero. At yung hindi pa naniniwala at gustong bumili, bahala na sila. Pero kung bibili man kayo, kung may Montero kayo, suggestion ko, ipa-insure nyo ng gusto yung misis nyo, then let him drive, let her drive. Very bad. Ako nga, pagka nakakita ko ng Montero, lumalayo na ako. Para kayo matyambahan eh. Pito ho ang kasama ko. Kasama ko ang membro ng pamilya ko nung bumangga ako sa pader ng PS Pam. Ito ho, hanggang ngayon masakit dito ko dahil wala akong control talaga. Ang nasabi ko na lang, Diyos ko. Hindi na lang nasabi ko din, ay bang, the wall, wasak yung pader, sinisingil ako ng PS Bank ngayon na 75,000 pesos dahil nawasak ko daw yung pader nila. Dapat na magbayad dito is Mitsubishi. Ang isa po sa problema namin is dahil dinideny ng Mitsubishi na may problema sa sasakyan nila, yung mga biktima ho, yung biktima ng Montero na gusto makarecover, ayaw bayaran ng Mitsubishi. Sabi nila, walang problema yung sasakyan namin, hindi namin kayo dapat bayaran. Pero sa totoo, meron na silang 30 victims na binayaran na nila. They're very selective. Masyado atang matataas na klase ng tao yung binayaran nila. Ayaw ko lang magsalita kung sino yung mga yun. Pero you could do some research and you will notice, you will find out that there are people na matataas ang posisyon na binayaran na nila yung... Confirm yun. Actually, pati nga yung PR nila, very expensive eh. Uh-huh. Kaya lang, bad ang reputasyon ng PR ngayon sa mga kasama sa media. Yan ang advantage yun. Kahit mamahalin yung PR nila, ay hindi maganda reputasyon ng PR na yun. Meron ho kaming membro dito na inaalok nila ng hindi malamang halaga
para lang humiwalay sa grupo namin at para lang huwag nang makingay. Eh paano naman ho yung hindi pa nabibiktima? Paano naman ho yung kapitbahay natin na anytime pwedeng banggain ng Montero? Paano na ho ang mga kababayan natin na naniniwala na dapat safe magdaan ang tao sa matuwid na daan? Ayun. Matuwid na daan. Dapat ho eh sa tuwid na daan na walang nagdadaan na may merbisyo ng taong bayan. Baka may gusto idagdag si Mr. Bernardo bago pwede ipagsano. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Bernardino Bernardo, isang biktima rin ng Montero. Nung una, wala sa isip ko yung suwa na yan o sada ng intended acceleration o biglang pagkaroon ng Montero. Hanggang sa mangyari sa akin noong November 10, nasama ko ang misis ko. From the parking, bigla itong marurot ang hindi ko pa pinatakbo. Lahat ang nasa harapan ko, sira. Na-damage ko. At yung nagtatag kami, yung misis ko, bali ang braso, inoperan, bali ng bakal. Okay. Then, nag-report ako sa Mitsubishi. Hindi nila ako pinansin. Parang binastos pa nila ako. And then, tumawag ako sa DTI, dun sa Consumer Protection. Hindi rin nila ako pinansin. Ang sabi sa akin, wala silang may tutulong sa akin, sa korte ako magkabol. And then, ang nangyari sa akin, ipinos ko sa Facebook, and then nag-viral, napansin ng ABS-CBN, doon ako biglang sumikat. At kung ako yung kasano, nagsunuran na sa akin, nagtawagan na sa akin, marami. At natuklasan ko na since 2009, ay may nagre-reklamo na pero itinatago ng DTI at ng Mitsubishi. Natuklasan ko, marami nang namamatay. May mga namatay na na-arrento nila, ayaw magsalita. So, malaking problema to na ang mga taong binabayaran natin, pinupunduhan natin ng bilyon-bilyon taon-taon para proteksyon lang tayo, siya pang naging kalaban natin at ang pinuproteksyon lang, itong mga malalim kumpanya. Sabi ko nga sa kapag tayo pwede lang makapili yung panahon ng hapon na kumita lang ng konting pera, hindi balang magkabatay ng kapwa Pilipino. Masakit sa akin to at siguro masakit din sa atin lahat. Dahil yung mga taong inaasahan natin ay sa kabila na pupunta. Diba ang kanilang inaasgaso? And maybe siguro maaari kami kita for whatever reason, hindi natin masabi. Pero katunayan, marami nang namamatay pero hindi pa rin sila kumikilos. Ang DTI ay ang mandato nila proteksyon ng tayong mga tao. Nasa hinala lang nila, ayon sa batas, kung makikita nila na ang isang produkto ay magiging perwisyo sa tao o nagbabadyan ng pangalip sa tao, pwede nilang iparegol ang isang bagay at ipatigil ang pagbibenta nito. Pero kataka-taka, nasa loob ng mahigit limang taon, natuklasan ko, na marami nang namamatay, marami nang biktima, hindi sila gumagalaw. At kaya lang sila napilitan gumalaw yun nung ako lumabas sa press. Pero ang galaw nila ay bias pa rin in favor of Montero. Nagkuwari sila na mag-iimbestiga, pero yung pag-iimbestiga nila, pabor pa rin sa Montero. Ayaw kaming isali. Kami nagre-reklamo, kami mga biktima, ayaw kaming isali. Nung magkaroon ng hearing sa Kongreso, sinabi namin ayaw kami isali, so napilitan sila isali kami. Pero nung kami isali na, ayaw naman pakinggan. Ako, hinaras pa. Nagre-recommenda kami ng mga steps na dapat nilang gawin pagtetest ng Montero, pero ayaw nilang pakinggan. Samantalang sinasabi namin sa kanila, itong mga kasama ko, sila Rappi Nieto, sila Jake Arellano, na iyong rekomendasyon, kumusulta sila sa mga eksperto from Europe, from America, pero ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang gamitin yung mga test na sinasabi. At ang pinipilit nila, yung kanilang gagawin na hindi naman suwa related according to dun sa mga eksperto. Pero pinipilit nila. So, alam mo ngayon, parang whitewash lang. Sa aming pananaw, whitewash lang hanggang sa itsapwera na kami. So, yung gagawin nilang investigasyon ay whitewash at gagastusan pa ng milyon-milyong pera nating mga taong bayan. Iyon ang gusto ko ipaabot sa taong bayan. Na pumapatay ang Montero, pinagtatakpan nila, at gagastusan pa ng milyon-milyong halaga ng pera natin para lang pagtakpan ng malalaking korporasyon. Para masyado ng tuwad. Okay.
Thank you, Mr. Bernardo. At last game, meron si Atty. Dagdag lang, oh. Dagdag lang po. Maliban po sa pagdulog namin sa DTI, dahil walang aksyon ng DTI, dumulog na rin po kami kay Presidente. Gumawa kami ng petisyon sa kanya na agarang aksyon. Pero wala pa kong ginagawang aksyon hanggang sa ngayon. Nandito po yung kopya ng petisyon namin kay Presidente. Bibigyan po namin kayo isa-isa para makita po ninyo na yung mga biktima, marami ho kami biktima, pati mga picture, pinadala na po namin kay Presidente, wala pa hong aksyon. Eh, paano na ho ang taong bayan? Paano na ho ang mga bossing natin kung hindi natin sila protectionan? Atty., ang kopya mo, bigyan mo yung mga TV crew, tapos yung iba pa magbibigay sa mga alam kong makakatulong ngayon. Okay? Sige. Ngayon, punta natin itong si Wilson Nang. Alam niyo ito si Wilson Nang ay mas Pilipino pa kaysa kapwa Pilipino. At actually, ay casualty dito ng kapwa niya lahing i-check. Pero hanggang ngayon ay naging paglaban para sa bayan. At sa totoo lamang, ito'y maraming food for thought na pwede nating mapakinggan coming from him, coming from George Pag. Wilson, at paliwanag ko. Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Napapasalaman ako kay Ester at tinayagan niya ako magsalita dito dahil ang mukha kong si Rahulo. Alam po niyo, bumoto tayo ng mga politiko para gumawa ng patas na magpapakundan sa buhay natin. Di ba? Tama. Ngunit, nung makaupo sila sa halip na patas, ang ginawa niya, butas, para makulog tayo sa pangitang habang buhay na kahirapan. Pag nahulog ka sa bangin, walang tali, hindi ka makaakyat. Walang hatan, hindi ka makaakyat. Amon mo yun. Sumigaw ka, walang makakarimik. Yun ang dahilan, kaya gusto ko lumaban. Natural, may dahilan kaya nakihirap tayo. Sa aking pag-aaral, magmula pa nung teenager ako, natuklasan ko ang tunay na sanhin ng kahirapan. Ito ay walang iba, kundi ang upa sa bahay. Noong pong panahon ni Marcos hanggang ngayon, ang ating currency ay nag-devalue ng 550%. Ngunit magulang panahon ni Marcos hanggang ngayon, ang upa tumaas ng 5,500%. Kung may isang milyon ka, nagpatayo ka ng bahay, at tinaas mo ng 30% kada taon, pagkalipas po ng 20 taon, ang 1 million mo ay magiging mahigit na 180 million. Walang pawis yun. Yun ang dahilan, kaya tumakbo ulit ako ng konsehal. Unang tagpo ko noon, 500 mahigit. Ikaw lang ang tagpo ko, 5,000 mahigit na. Hindi ko alam kung ilan makukuha ko ngayon. Hindi ako maniniwala na habang lumilipas ang panahon, mag-donate ng piso isang araw. Sa isang taon, 365 pesos. Ang membership fee niya, 365 pesos din. Bali, lumalabas, 2 pesos ang ilalabas niya. Ngunit, kapag pumunta sa tindahan ito na miyembro ng anti-poverty organization, bibigyan siya ng 5% discount. No? Eh, makano ginagastos natin isang araw? Sa 5% discount dito, ano ba, piso ang kinita mo? Sa 5% discount dito, piso pa rin. Eh kung 10, 10 pesos. Sa 2 piso ang investment mo, 10 pesos ang balik. Hindi po ba tubong lugaw na yun? Ang masakit ko, ang mga kababayan natin, sa halagang piso, walang tiwala. Mas gusto nila na lokohin sila ng Meralco, lokohin sila ng oil company kaysa mag-donate. Halimbawa, isang taxi, tinanong ko sa taxi driver, magkano boundary? Sabi niya, 1,300 sa araw. Sabi ko, gawin na lang natin 1,500. Kung ang mayari ng taxi, anti-poverty organization, ako, hindi kailangan kumita ng malaki. No? Sa halip na 1,500, 1,000 lang.
nakatipid ka ng 500 isang araw, isang buwan, 15,000. Malaki na yun. Pero sana may condition. Dami nung taxi-driver, ano po, sa sobrang dami ng pera, kung saan ang mga babae. Kasi parami na tayong mga tao sa mantay sa Pilipinas. Eh. Pag ng babae ka, mas production na naman. Patay gutom ulit tayo. Di ba? Yan lang po. Kung may katanungan kayo, magtanong lang po kayo. Okay. I'll get back to you later, Wilson. No? At dito tayo sa ating whistleblower queen. Na gusto ko yung malaman ko ano ng sitwasyon sa pag-ikot mo, Sandra. Good morning to everybody. I just want to inform the media here that galing po ako sa UAE, Kuwait, and Bahrain for 10 days. Ako po ang umikot para sa amin nila Mayor Duterte para sa overseas Filipino workers. And naging DC po ako, naikot ko na po ang aking baluarte, ang Bicolandia, ang Mindanao, at saka Visayas. The other day, I was in Lipa City. I was the only senatorial candidate that was invited by the mayor of Lipa, Mayor Maynard Sabili. And I speak before the crowd of around 7,000 women for the International Women's Day. And by tomorrow, I'll be flying to Cebu for an invitation of around 20,000 youth from different churches. Tapos by Sunday, we will be with Mayor Duterte doon sa presidential debate. Ngayon, of course, you know very well that wala po kami sa survey. But I really don't believe on surveys. Because itong pag-ikot ko sa Middle East, nakakaiyak dahil hindi ko akalain na ganun ka-warm ang pagtanggap sa akin, lalo na nang alam nila na ako ay nasa line-up ni Dicong. Pero ang aking pinaglalaban dito, every time I speak from my heart, sometimes I cry because the advocacy that I want to give, to share with the Filipino people is first the passing of the Whistleblowers Protection Act together with the Freedom of Information, because with these two bills, wala na pong pwedeng mangurakot sa ating bansa. Itong dalawang bills lang na to, transparent po ang mangyayari sa ating bansa. And of course, ang pinakamamahal ko ng mga overseas Filipino workers, because I can fully relate to them, because I was being an OFW in Abu Dhabi. I was a flight stewardess with the Crown Prince Palace, so I considered myself as an OFW. Yung tunay na pag-aruga sa ating mga matatanda, the senior citizens, because gusto ko po na mabigyan in every region magkaroon ng regional board and care facility to take care of our old people. Bilang edukador po, I am an owner of a school, one in Cavite and one in Masbate. I have from kindergarten up to college. I'm offering 5 courses already in college. Kaya po, bilang edukador, gusto kong sa batas ang free tertiary education sa ating mga kabataan. Because I really do believe na ang edukasyon ang sagot sa kahirapan ng ating bansa. And ito po yung sa mga transport group.
isinusulong ko po yung hindi lang drug test na sinasabi. Kundi yung blood test talaga. Kasi kahit wala na, ang drug test kasi umihi ka lang, wala na yung droga. Kailangan blood test para masabi natin, hindi lang sa mga drivers, pati na rin sa mga politiko ngayon na nagtatakbo. I'm really challenging all the candidates na magpa-blood test para makita natin kung sino yung mga tumatakbo o mga politiko ngayon na involved sa droga. I can count mga sampu. I'm into the restoration of the death penalty. You know why? Kailangan na natin ng kamay na bakal, ng ngipin para dito sa mga drug traffickers, drug lords, and drug pushers. Galing mo. It's a very, very tough advocacy for me being a lady, but I don't care. As long as na mabigyan natin ng kamay na bakal at tigilan nito, kung ako nga lang, kung ako ang mabigyan ng position ngayon. I can relate to this because I want to share this with you. A month ago, the mayor of Alfonso Cavite had asked me, alas 4 ng madiling araw, pinapunta niya ako doon sa may bridge. At mayroon po doon ang isang batang second year high school na ni-rape. Aside from rape, pinatay na din yung private parts ng bata, sinunog, tapos linagyan ng... Masyadong violent na ngayon? Yeah, linagyan ng beer na beer na malaki. Tapos yung dede ng bata, talagang sinunog. Nadakip yung dalawa. Alam mo kung nasa puder na ako, at kung ako lang ay madalang marilatay. Gusto kong patayin. Kasi dapat magtanggal na ito. I was also invited in San Pablo City and I've seen the four-year-old na batang babae na ni-rape ng dalawang drug addict na parang manok ang paa na binali. Kaya po, marami dito ang mga politiko na ayaw nilang i-restore ang death penalty. But I'm one of those who is shouting right now. Yesterday, I was talking to three bishops from the Catholic Church because they told me na bakit daw ako nag-ano ng death penalty. So I explained it to them. Kasalanan pumatay, pero kung ang papatayin mo ay magbibigay din ng maraming krimen sa ating sosyadad, ay mas mabuti pang tigilan nito. Patay na. That's the reason I am with Mayor Duterte because my advocacy is aligned to his advocacy. Sana po sa mga butante din, I will take this opportunity, Kuya Eric, to ask sa ating mga butante. Kami, kailangan ang bagong mukha sa Senado. Tama. Kaya kong lumaban na walang pidaf because ang pagpasok ko po ng politikang ito ay hindi ako para yumaman. Hindi ako humihingi ng kung kani-kanino para i-fund ang aking kampanya. Kung may friends magbigay ng 10,000 para sa mga kung ano-ano dyan, I don't ask them to give it to me. Give it to the printing suppliers. Kasi gusto kong iparating ng pagtatakbo ay hindi negosyo, kundi silbing tunay na galing sa puso para sa ating bansa. Hindi po ito para na sa atin, kundi para sa magiging anak at magiging apo natin. Kawawa po ang ating bansa kung sana po bago mag-9-9, mag-isip-isip po ang mga Pilipino. Bakit kami ng mga bagong mukha ay lumalabas? Ako as the whistleblower. By the way, April 6, ilalabas na ang whistleblower ng movie. At sana po magkaroon po kung kayo yung kapanood nito, masamsam nyo kung ano ang buhay ng isang whistleblower para lang makatulong
na gitliin ang corruption dito sa ating bansa. Mahirap po ang maging whistleblower, pero ito po ay laban namin para sa ating bayan. Tunay na laban. Hindi ito laban na kandidato lang para kumuha ng pera. Kumakandidato po ang isang Sandra Cam, galing sa puso para sa serbisyo ng tunay na maibibigay sa ating bansa. Yun lang po. Salamat. Buhay ka, Senator Sandra. At I hope na talagang maging part ka ng bagong Senate group na papasok this coming elections. Okay, at pakinggan natin itong ating brother Muslim na si Shariff Albani, dahil ito ay very visible ngayon sa mga TV programs at panayang ikot. At yan, nakikita nyo sa tulong ni Mil ay punong-puno ang Facebook ng pagmumukha ng ating mga guest dito na si Sandra at si Shariff. Shariff, go. Sa ngalan ng Diyos, na siya ay mawain, matulungin mo pagmahal sa mga kapatid kong media, tumutulong sa ating advokasya, kay Erick, din coming senator, Madam Sandra Cam, sa lahat ng nakaupo sa presidential table, bago ako magbibigay ng counting panukala, I would like to greet our beloved Christian brother from Luzon, Visayas, si Mindanao, nawa sumainyo ang tunay na kapayapaan sa mga kapatid kong Muslim from Luzon, Visayas, si Mindanao. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tayo po ngayon, last week, umikot tayo doon sa Western Visaya, Northern Visaya. Nakarating tayo sa Bicol. Tapos bumalik tayo. Umikot tayo ng county sa buong Luzon. Last 3 months, naikot natin na ang buong Mindanao. Ang gusto ko lang po iparating sa madla sa sambayanan Pilipino bilang isang kapatid ng Muslim. Ang ating adhikain, sana po matulungan natin ang tinatawag na idhuaan, digmaan, hindi pagkakaintindihan ng Muslim, Christian, lalong-lalo na ang mga Muslim lumalaban sa gobyerno. More than 4 decades na, bakit ngayon hindi pa natatapos itong patayan, hindi pagkakaintindihan? Ito po ang dahilan na nagbigay ng lakas ng loob bakit tayo tumakbo bilang isang senador. Nakikita natin sa pagkawatak-watak ng ating bayan ngayon, the Muslim are already disunited today because of the world tribalism. The Muslim today are disunited because of the Bangsamoro visit law. Almost 80 to 90% majority of the Muslim, they are against about the Bangsamoro visit law. Nakikita natin ngayon, ang mga kapatid natin Christian, more than 3,000 religions registered in the Security and Exchange Commission, it shows that the Christian brother are also disunited. Of course, we have 2 major political parties in our country today. The opposition are disunited, and the administration also are disunited. Kung isama total mo, the Filipino people today are all disunited. So we are cursed by God Almighty. So bilang isang kapatid yung Muslim, from the southern Philippines, nananawagan po kami. This is the high time. Kailangan gisingin natin ang bawat isa ng mamamayan Pilipino. We believe that we have our own personal vested interest. But ang bansa natin, dahil sa pagkawatak-watak natin, we have been backsliding in terms of technology, backsliding in terms of development, backsliding in terms of education. So, nananawagan po kami. Sana ang Muslim, Christian at mga katutubo ay magkaisa na, sapagkat ito lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan. Tingnan po natin ang bansa natin ngayon sa kasalukuyan. Our country has a multiparous problem. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, massacre, drugs. Almost 97% ng drugs sa buong barangay. Paano natin itong tuduhan? War in Mindanao is beyond our control. Para sa akin, they are all minor problems, itong mga problema na ito. And we have a vital problem of our country today. What are the vital problems? Abject poverty,
hutom ang karamihan ng mamamayan ng Pilipino from Batanes to Tawi-Tawi. Napakasakit po. Itong bansa natin, it was proven both Bible, Quran, science, and history na tayo ang pinakamayaman sa buong Daigdig. Ang hindi ko matanggap, maraming Pilipino natutulog sa lansangan, maraming Pilipino nagiging squatter sa sariling bayan. Ang naging tunay na Pilipino yung kahapon lang lumaki. Bakit kaya tayo nagiging ganito? At sana po, bilang isang kapatid lumasnan, kakatuka ko sa inyong puso at isipan. Ito po ang dalawang dahilan bakit tayong tumatakbo. We have 24 senatorial country today. 21 in Luzon, 3 in Visayas, none in Mindanao. What is justice? What is equality in terms of national leadership? We have the voice here from Mindanao. Number two reason, out of 100% income of the national government, almost 65% came from Mindanao, 35% Luzon and Visayas. Without Mindanao, the Philippines can never stand alone. Ano pong ginagawa ng gobyerno natin? They only give 5 to 10%. So where is justice, equality in terms of national development? Kung baga man titingnan natin ang kapatid natin Muslim or Christian, indigenous people sa Mindanao, sila ang nagpapakain dito sa Luzon and Visayas in terms of internal revenue. Now, anong ginagawa ng gobyerno natin? They give mortar agahan, tangali and bomb. Ito po yung masakit. So bilang isang kapatid ng Muslim, alang-alang sa pagkakaisa at pagbabago ng bansa natin, hihingin ko po sa inyo ang nag-iisang boto nyo. Albani, Ibrahim, number one sa balota. Maraming pong salamat sa inyo. Attorney Tumaru, paliwanag mo nga sa amin kung ilan na yung kasong impidalyo kasi kailangan siguro dito class suit eh. Kasi hindi gumagalaw ng tama itong mga government agencies natin. Ganito ho ang sitwasyon ngayon. Meron hong i-finile ang DTI laban sa Mitsubishi under Section 10 ng National ng Consumer Protection Act. Ito ho, ifinal ng DTI para sagutin o para makapag-comply dun sa panawagan ng Kongreso na mag-action ng DTI. Pero sa ngayon po, wala pang development yun. Ngayon kami po, nagsampa kami ng kaso sa DTI. Nasa 36 plus po, isinampa namin sa DTI. It underwent mediation. Sa mediation ho, pinag-aharap ang Mitsubishi at mga individual complainants. Pero lumabas ho doon sa mediation na walang alok kahit ano ang Montero, Mitsubishi. At sabi nila, hihintayin natin ang resulta ng third party investigation. Doon ho kami kinakabahan. Kasi kung hihintayin natin yung third party investigation at sa paniniwala namin, na dahil ayaw nilang sundin yung mga suggestion ng expert namin, ay lalabas na negative. Kaya ho, malakas ang loob ng Mitsubishi na hintayin natin ang resulta dahil mananalo kami doon, wala kaming babayaran sa inyo. Paano na ho yung mga biktimang katulad namin, katulad ni Mr. Bernardo. Yun ho, ang sitwasyon. Kaya ho, sa ngayon, naghahanap pa at naghihintay pa ng justisya yung mga kliyente ko, katulad ko rin ho, na naging biktima nitong Mitsubishi sudden unintended acceleration. Sa ngayon ho, yung third party investigation supposed to be third party, pero ang nag-initiate ho ay DTI. At noong pa man, sinasabi na namin, ang DTI pabor sa Mitsubishi, paano naging third party yun? Paano naging independent investigation kung yung mismong taong nagpapalakad ng investigation ayaw sundin o ayaw pakinggan ang aming mga rekomendasyon? Bantay sa lakay. Para kung gano'n na nga po. Kaya niya ayaw bitawan, kaya nila ayaw bitawan yung third party investigation para makontrol nila yung resulta. At para mapaboran yung amo nila kung sino man yun po. Thank you, Atty. Bago pabigay kay Mil sa aking maestro, si Ando, ay may katanungan ako dito kay Wilson. Alam mo, Wilson,
ang nakikita ko na maraming askal, no? Batang kalye. Lalo-lalo na yung sa Ross Boulevard. Hindi, magugulat ka eh. Kala mo nag-promenade lang dun eh. Ha? Nag-moonlight lang dun eh. Hindi pala, doon natutulog. Meron ba bang ang gamayin doon sa Manila, no? Marami. Marami. Okay. Alam ko ngayon. Marami. Marami kaming kababayan ng Pilipino umasenso na sa buhay. Marami nakatira na sa kaya na ito po, ang problema sa pangkita na tutulong. Pero nakatira sila sa Chinatown. Mayamang lugar yun. Sa Chinatown, legal na yun ngayon ang droga. Kung mapatang 7 taong gulang, pwede lumakan ang sumisigot. 15 years from now, ang mga taong sa Chinatown ayaw na ilabas ng mga anak nilang babae. Sigurado, rape. Huwag tayong maging masaya. Isipin ninyo, darating ang araw, bansa tayo ng criminal, the best in the whole world. That's kasi, why you have to vote for, ano na, for Duterte. He's the only hope. May human right ang criminal, ang biktima, wala. Human wrong. Nakalagay sa Biblia, darating ang panahon, at sinabi ng Diyos, maraming gagabi ng pangalan ko. Sino yun? Mga pari. Amen. Ayaw nilang patay ng criminal. Itong lalaki to, rapist, nirape niya 2 taong gulang. Pagkatapos na may rape, pinatay. Pagkatapos patay, tinatas pa. Siya ba anak ng demonyo o anak ng Diyos? Eh kung anak ng Diyos, mamaya paglabas ko, mangin-rape na rin ako para ako maging tunay na anak ng Diyos. Diyo ba? Pero pag nakahuli na ganito, gusto ko, bigyan dalong dalawang babae, napakaganda. Paliliguan siya. Matapos bubuhatin, ihuhulog sa tumukulong langis. Gagawin kong pulutan. Mahilig akong uginumin. Minsan, may tumawag sa akin sa telepono. Kayo po ba si Kawantan? Oo. Gusto ko patay kita? Tumawa ko. Ba't ka tumataw? Alam mo pare, pag namatay ko, sigurado ko, impyerno ang baksa ko. Dahil maraming akong kaaway at kaaway ko mga demonyo. Pero, kung pinatay mo ako, impyerno din ang baksak mo. Pagdating mo na impyerno, mataas na rango ko, titirisin kita kung di-urti ka o di na punutan. Hindi na tumawag sa akin. Sana makita kami, inuman mo na kami. Sabi mo na tayo. Thank you, Wilson. Si Maestro, ano? Bago reveal. Pag-iabot tayo yung mic kay Maestro. Marami pong problema ating bayan. Subalit wala pa po ako naririnig na plataforma ni gobyerno na talagang tumutusok sa mga problema na ating bayan. Yung una pong debate, yung mga dumi nila ang pinag-usapan. Nagpasapasahan lang, wala namang napag-usapan ukol sa 30 million na Pilipino na ngayon ay below poverty line. Madali pong mag-propose ng mga panukala, lalo na sa Senado, pero kung bulok na executive arm naman ang uupo, wala rin mangyayari dyan. Ang mga kriminal ay nagiging more vicious because of the selective implementation of our laws. Ultimo Korte Suprema, hindi na rin marunong magbilang. Kaya ang COVID, paano pa natin aasahan magbilang? Eh yung 9-6, eh 7, 7-5-3 pala doon sa isang issue at 7-6-2 doon sa isang issue. Ang mayoriya, 50% of the total, so dapat 8. Wala namang 8 na boto, pero wala. Instantaneous, pwede tumakbo ang isang banyaga.
So hindi mo natin alam na yun kung saan tayo talaga pupunta. At ito yung nakakatakot dahil wala nga nga eh. Wala nang rule of law. Ultimo mga mahistrado, papalta na ang pangalan from Korte Suprema, magiging Kwarta Suprema na raw. Eh, Kwarta Suprema. Eh, ganun din yung executive, ganun din yung legislative. Doon po sa mga katunggalin, ang dalawa nating guests ngayon, karamihan po sa kanila, mananalo. Lalo na yung mukhang baboy. No? Na wala namang ginawa doon, kundi siguradahan lang yung mga desisyon ng Pangulo. At magpayaman na magpayaman, magpatayo ng mga mall at kung ano, mga building sa Iloilo na kine-questionnaire ng COA. Ang akin lang dito ay, saan ba talaga pupunta ang Pilipinas? Ang mga mahihirap o mga kababaihan, lalo na nagsasuffer, no? Mga kabataan. Eh, itong Mitsubishi lang. Napaka-simpleng issue na ito. Ang tagal ko sa Amerika, kung ito sa Amerika, walang dalawang araw to, tapos itong issue ko eh. Sarado ang Mitsubishi. Eh, kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang, pag nagdadrive ako, umiiwas ako doon sa mga Montero. Di ba? Baka makatrasan ako eh. Pero more than 30 cases na pala ito. More than 30 cases. I think there should be more citizen action na rito eh, sa kaso na ito. Ha? Ang total complaints. Pero yung talaga na mayroong insurance o mayroong kapansanan sa mga 30 plus, di ba? Eh bakit nakasampa na rin ito sa husgado? But sa takbo ng mga pangyayari, mas interesado ang ating mga Supreme Court Justice sa pagbibilang kaysa sa paghuhusga. Ang akin dito ay tapos yun naman ating kamay na bakal, number 4. So number 2 naman po. Ha? Number 2 na siya ngayon. Number 2 na ba ngayon? Opo. Eh, talo pa rin, number 2 eh. Di ba? Wala yun. So, di ba? Pero 53 days pa. So, ang nagiging problema, sa mga pakikiusap ko, dahil apat na presidensya mo lang kausap ko ngayon, eh, iba-iba ang kanilang ano. Ang sitwasyon po natin sa politika ngayon, napaka-critical. Sa Vice President, it's a triple tie. Sa President, it's a, almost a quadruple tie. So, any Tom, Dick, and Harry who has a possession of command votes, panalo. 50% ng mayors at saka ng governors, walang kalaban. Pinakamalaking pera na pwedeng lumabas siyempre sa Liberal Party. So yan ang mga ominous signs. Baka lalong tumuwid yung daan. Yun lang kinatatakot ko na walang iski hindi naman daya dahil tumuwid na yung daan. Ay doon na papunta sa katuwiran. Ang sabi nga nila, baka daw manalo ngayon, Roro. Rojas Robredo. Dahil pati yung numbers ni Robredo umakit. Eh paano naman si Alta? Di ba? Duterte, Pupo. Of course, ayoko nang bigyan ng detalye, baka tumaas ang presyon ni... ni Kuya. Yeah, so not dividing, ano ba, divisive yan ha? Strategy yan ng kalaban na ni Duterte. Oo. Oh. Pag na-divide na yung Duterte sa Cayetano, talo si Duterte. Correct. Dapat ma-realize nila yan. Mabuti naagapan ni Jojo Binay. Oo. Oh. Nakakumatik siya Machu Bibo. Ha? Binay bongbong kunyari, pero actually, divisive din yun. Oh. Astro stroke lahat yan eh.
Ang ating ngayong, at so as of this point, the contest can go anywhere. Para sa akin, at ako naman yung tortuwa dahil kinakausap nila ako eh. Pero bago pupunta rin sa mobilization funds, may importante. Ayun na nga nakakalungkot dyan diba? Eh. Puro usap lang yan. Ayan. Puro rhetorics. Another chubibo by politicians. Ayan. Ngayon, pagdating doon sa mobilization funds, wala. Sa power sharing pa lang, hindi na kami magkasundo. Dahil wala gustong maging democratic eh. Lahat sila gusto ko, ano na rin gusto nila. Sabi ko, di makihintay na lang kami. Total, yung grupo ko naman, armado na. We are in all municipalities. We are just waiting what will happen to this election. So, if we get a signal of a withdrawal of support, the left and the right will join hands, and it will be a revolutionary movement. So pagka hindi nila pinakatino ito, at nasa kanila naman ang katinoan, pagka katulad ni Sandra Cam, hindi nakapunta sa Senado, malaki ang diferensya na ating boto. Ha? Malaki. Matagal na namin kasama si Sandra, panahon pa rin na Malin Esperat. Iski hindi kami talaga nakaka-collaborate, at opposite ends of the polls, We were in whistleblowing all the way. Pagka yung mga tao katulad ni Ms. Kama, hindi naging senador, hindi nakabuto ang tao ng tama. Kaya itong ating anakin dito talaga kailangan na lang ng even whatever happened to these elections, para sa akin, tuloy ang laban, tuloy ang revolusyon. Talagang puro ang puso niya sa gintong pagsisilbi sa ating bayan. Dapat nung siya ay nahalal na senador, pinarenounce na rin niya ang kanyang asawa at ang mga anak niya ng kanya lang American citizenship. Yun lang po. Okay, Rambo Labay, Naramen. Sa tingin nyo ma'am, marami na rin kayo mga asset na kilala. Dito po sa 81 million na na-hack, sa tingin nyo may kinalaman mga expert ng China doon sa banking system para na sinasabotahin nila? Very obvious po. Nakita man po natin na ang next na imbestigahan ay isang inche na nandyan sa casino. At sino ang mga politiko, ang gusto natin malaman ngayon, sino ang mga politiko na involved dito. May next week, malalaman mo na yan, Sandra. You'll be shocked sa mga pangalan. JGB. Kaya lang po kay Attorney Tumaru, kung pwede lang po magbigay po kayo ng suggestion para na sa mga mahilig talaga sa sasakyan. Kasi I understand marami pa rin yung buyer ng Montero. So ano yung tunay na suggestion mo ninyo? Kasi nakaka-alarm ako. Na kung totoo yung nangyayari ito, hindi na dapat ibenta yan. Doon ako sa hindi naniniwala na may problema ang Montero at gusto pa rin bumili, ang suggestion ko lang po ito. Una, magpa-insure na maghindi. Ibig sabihin, kung may kakaira, ipa-insure mo lahat ng sasakay na sasakyan mo. Pangalawa, mangumpisal ka araw-araw. Yun ang paraan. Diba? Ayaw mo maniwala sa nakikita mo, i-insure mo na lang sarili mo, i-insure mo ang asawa mo. Pangatlo, first, dapat huwag kang bumili nung alam mo may problema. Ba't ka pa bibili? Ito na nga, ebidensya. Ito na, nakikita mo lang pumapatay, bibili ka pa rin. Tanging paraan, i-insure mo na lang ang asawa mo, pasakay mo ng pasakay na araw-araw. Okay. Thank you po. Kaya Kuya Wilson naman, ipakilala mo yung inyong grupo na APO, Anti-Poverty Organization. Tama yun. Magpuyo ko. Ano kayo? Sige, may momento lang po, Mika Montero. Ang isang tao, kapag biglang nasiraan ng ulo, dinadala natin sa psychiatric. Sa mga gustong bumili ng Montero, halimbawa itong gusto na dago, dadalhin ko ito sa isang psychiatric. Pag-test ko kung may diferensya itong unang. Di ba? Para sigurado, kung itong Montero walang sira ulo, bilhin natin.
Ganun po ang ako. Ina-register ko sa SEC. Anti-poverty organization. Okay, thank you. Ang ano, resulta, din na-deny ang katwiran nila, masyadong marami ng anti-poverty organization. Nakapil ako. Sabi ko, iba po ang anti-poverty organization namin. Ang abbreviation namin, APO. APO. In Filipino language, mayroong dalawang ibig sabihin. APO, lolo. Ikalawa, APO. APO, grandchildren. Ang motto ng aming APO, ipaglalaban ni APO, lolo, ang magandang kinabukasan ng aming mga APO na approve. Good. Kaya, good one. Ang kailangan ko lang po, mga kaibigan, maging viral sa Facebook para ang taong bayan magkaisa. Mag-donate lang ng piso. Bigyan mo ng piso ang pulugin, mumurahan ka pa. Tama. Pero ang kapalit ng piso, babato pa sa'yo eh. Asensyado ang buong bansa. Dahil lahat, bababa. No? Ang magsasaka, halimbawa, 1,000 binabayad sa ano, sa kuryente, kada buwan. Lagyan natin ng solar panel at wind turbine. No? Para malibre niya. Ngayon, ang ibabayad sa atin, kung makang ibabayad na sa kuryente, yun ang ihuhulog niya. Makakaroon pa siya ng additional kuryente na ibenta sa mga kapitbahay. At yung IPA, napalitan ko sa ibang bansa, IPA, ginagawang electricity. Tulungan natin sila para umasenso, para bumaba ang halaga ng bigas. Ano po? Meron sinasabi tayo, a law must apply to all, if not, none at all. Bakit ang magsasaka, hindi pwede itaas ng konti ang bigas? Samantalang ang landlord pwede magtaas ng 30% kada taon. Di ba? Ang piso nun, wala na. Wala nang halagang piso nun. Sabi ko sa mga kaibigan, asensado ng buong bansa. Tanong sa akin, bakit asensado? Tingnan mo mga customer ko, kung hindi maglabas 500, 1,000, wala nang 100. Wala na, wala nang value. Di ba? Asensado, 500 na nang awa. Okay. Okay. Thank you, Wilson. No? At Atty. Tumaru, no? Meron naman mga social network, no? Like Facebook, Twitter, gumawa ka ng summary report, araw-arawin mo labas yan. Alam mo, ang gobyerno, they move through pressure. At habang ginagawa mo yung everyday, once a day lang, believe me, it will create a situation na magkakaroon ng awareness yan. Yun ho ang ginagawa ng mga biktima ngayon, lalo na si Mr. Bernardino, halos araw-araw yan, siguro nakaka-post yan ng mga 50 messages sa Facebook. Isa pa ho, doon sa medyo pabiro yung sagot ko kanina. Ang suggestion ko po is ganito po sa Montero. Yung tao na may sakit, na namamatay, hindi mo lang ang sakit, ang ginagawa ng Department of Health, pinawa quarantine, di ba? Ito ang Montero, nakikita natin ebidensya na pumapatay, hindi natin alam kung anong dahilan, di ho dapat ba i-quarantine din. Pero wala akong ginagawa ang gobyerno natin. Dapat i-quarantine din kasi ipatigil muna pagbebenta, pagsabihan ng mga membro, mga may-ari ng Montero na huwag muna gamitin ang sasakyan nila hanggang hindi nahahanapan kung ano ang problema ng sasakyan. Sa ngayon ho, yung DTI, hindi ang problema na is hindi para hanapin ang dahilan ng suwe kundi ho para hanapin kung may suwe ba o wala. Parang mali ho, di ba? Ito na ebidensya, may mga namamatay na, may nadidisgrasya na, tatanungin mo pa ba, may suwa ba? Dapat ang tanungin mo, ano ba ang dahilan ng suwa? Bakit ba nagsusuwa? Ano ang solusyon? Yun ho ang solusyon. Ano ang solusyon ng pagwawala ng Montero? Hindi ho, tanungin mo, ba't ba nagwawala ang Montero? Dapat gano'n, di ba? Hindi, ang tatanungin mo ba, nagwawala ba ang Montero? Mali, di ba? Something is wrong. Okay, thank you, Attorney Tumaru. Last statement from our senatorial boss, no? Kay Shariff, tapos kay Sandra. Pero kay nga alis, no? Dahil meron tayong cheating arrangement pa, may photo session pa tayo.
sa ngala ng Diyos, na sa'yo maway matulungin ko pa. Tornyo, gumalis ha? Kasi alam ko. Mayroon pa akong comment doon sa mga nangyayari na anti-money laundering. Kasi sa aking experience sa mga ganitong pangyayari, everybody are in kahong. Sa big conspiracy actually. Yes, yes. Kasi hindi, katulad ngayon, pang descendants, kapag magsisend ka ng ano, they will notify the bank first. They will notify. Inonotify mo yan, they will establish the so-called BCN, papunta doon sa bako, at the bank also will reply. So if there is some gray area, hindi yung tatanggapin. So everybody, from the top level down, they are all in. Paliwanag na kita-kita na pala. So, yun po ang masasabi ko. Pangalawa, papasalamat ako sa mga kapatid kong media, lalong-lalo na kay Erick, kay Sultan Maylandas, Maylandas, ang kanyang may bahay, sa mga mentor ko dito sa lahat, sana po ang bansa natin magkakaroon na ng isang tunay na pagbabago. At alam ko po, bawat isa sa atin, ito ang hangad natin na magkaroon ng tinawag na tunay na pagbabago. At sana lahat, tayong lahat na magkaisa, because ako, naniniwala ako, kapag nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, we can do something and we can restore the lost glory. Maraming po sa kanya. Thank you, Senator Shariff, at sa ating Senator Sandra. Pinali. Good noon sa lahat po, lalong-lalo na sa aking pinakamamahal na Kuya Eri, sa lahat ng mga media po dito. Isa lang po ang aking hihigin. Alam niyo naman, wala kaming perang pang TV ads. But I'll take this opportunity na katukin ang bawat puso ng bawat Pilipino ngayon. Sana po i-consider nyo ang mga bagong mukha, mga matatapang na mukha para sa Senado. Dahil si Sandra Cam po ay handang lumaban. Kahit po nag-iisa na lang siya, kung ako'y bigyan ng kapalaran sa Senado, wala pong pwedeng magbully sa akin. I will gonna fight for the rights of every single Filipino, lalong-lalo na po doon sa masang Pilipino. Salamat po at huwag niyo pong kalimutan Sandra Cam. Boy ka, Senator Sandra. At ngayon, meron lang tayong photo session, no? Attorney Tumaru, alis ka muna dyan konti. At kamiyan, kayo naman ang kubo ng bulitrato. Kumusog ka ng konti dyan sa rin sa isa. Dito rin ikaw sa gitna pa. Tagalin niya naman yung mga ibang mga name plate. Higa niya lang. Kayong dalawa dito. Tapos, Mon, o, kunan pa. Babasbasan ang dalawang Senator. Kasi kailangan natin sa new press release. Hehehehe. Hindi, po tayo, po tayo. Ayan. Hawakan niyo yung mga mic niyo. Ayan. Ayan, po kayo yung maestro. Kasi, okay na yan. Hindi, ask ka muna dyan, Wilson. Sali ka sa, ano, sa sila po na kuya, mamaya. Ayan. Isang group po kayo, kuya. Isang group, ito, be my phone. Ayan. Okay, sige. Thank you. Sa kayo naman. Si Atty. Tumaru, si Kang Bernardo, saka si Wilson. Tayo naman ang bida. Akin na yung mga nameplate. Congratulations. Yeah. It's late, ha? Si Jenny Bernardo. Dito ka. Sa kita si Jenny Bernardo. Hello. Okay.
Okay, with that, I would like to thank our guests. Sorry to Tumaru, Bernardo. Maraming salamat po. At siyempre, yung dalawang senatorial natin, si Shariff at si Sandra. See you next, after the Holy Week, next two Fridays, tayo magkakabuti niyo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.